Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Biyerkules sa unang linggo ng Kwaresma. At sa ating mga pagbasa, ang isang magandang pagnilayan ay ang katotohanan na gaano man kasama ang tao, ang habag, ang awa, at ang pagpapatawad ng Diyos ay palaging naririyan. Subok na yon. Kahit na napakasama ng tao, ang Diyos patuloy pa rin nagpapatawad at nagmamahal. Mula sa unang pagbasa, hango sa aklat ni Propeta Jonas, ipinakiusap ng Diyos kay Jonas na siya ay pumunta sa lungsod ng Ninibe at ipahayag ang ipinapasabi ng Diyos sa kanya. Pero sa kautosan na ito, sa misyon na ito, halos ayaw sumunod ni Jonas. Kilala niya ang mga taga-Ninibe. Alam niya kung anong uri ng tao itong mga naninirahan sa Ninibe. Talagang masasamang tao. Ang mga Hudyo galit sa kanila. Kasi talaga namang kung meron mang masasabing sobrang napakasamang mga tao, iyon ay ang mga naninirahan sa Ninibe. Kaya kung si Jonas ang tatanungin, mas maganda pang sunugin na lang ang bayan na yan para mamatay itong mga taong masasama na ito. Pero ganoon pa man, nanaig ang kagustuhan ng Diyos. Pumunta ka sa lungsod ng Ninibe, ipahayag mo ang ipinapasabi ko sa iyo. Bagamat merong alinlangan, bagamat halos ayaw sumunod, napilitan si Jonas. Ipinahayag niya ang ipinapasabi ng Diyos sa mga taga-Ninibe. At pagkatapos nun, sabi ng unang pagbasa, naniwala ang mga taga-Ninibe sa pahayag ni Jonas mula sa Diyos. Anong ginawa nila? Sila'y nag-ayuno, nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. At dahil doon, hindi itinuloy ng Diyos ang kanyang plano na gunawin o parusahan ng matindi ang mga taga-Ninibe. Ito yung isang malinaw na halimbawa na mas nangingibabaw ang awa, ang habag, ang pagpapatawad ng Diyos, lalo na sa isang taong taos-pusong nagsisisi at humihingi ng tawad. Naranasan ng mga taga-Ninibe, nasaksihan ni Jonas. Alam niya kung gaano kasama itong mga taga-Ninibe. Pero dahil sa pakikinig sa kanyang pangangaral, taimtim at taos-puso silang nagsisi at humingi ng tawad. At sila'y pinatawad. Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, patuloy ang paanyaya ng Diyos sa atin na bumalik sa Kanya ng buong kababaang loob, punong-puno ng taimtim na pagsisisi at paghingi ng tawad. At kapag ganoon yung ating gagawin, katulad ng mga taga-Ninibe, ibibigay at ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang napakalaking biyaya. Biyaya ng pagpapatawad, biyaya na muling maibalik sa kanyang presensya. Amen.